Nakita ko natin yung buhangin na yun sa may bandang ilang. Ayan, medyo mataas na rin po yung buhangin doon, ano? Nakita po natin, ano? Ayan, dyan siya kanina-kanina yung bako. Ngayon, lumipat siya sa area na to. At pinag-utusan siya na nga, lumipat siya rito. Ayan, siguro, dahil nga sa kadahilanan na meron tayo nakikita ng birds, na dalawang birds sa may bandang unahan natin, yung kulay blue at yung kulay black. Yan, mali punong-puno po yan ng buhangin. Galing po yan ng Zambales. Kaya ngayon siguro baka pinapatag nila dahil nga para pag-discarga ng buhangin dito sa area na to. Kita po naman natin nung nakaraang mga linggo, no, na nagbagsak ng buhangin ito. Itong dalawang barges na to, napakalaki na to. Dagan na puno ng buhangin itong area na to. Punong-puno ng buhangin na mata, mga labundok na buhangin. Dahil sa dami nga po ng laman ng buhangin na yan. Yan po mga kababayan, kita po natin itong sa may ating harapan. Ito po yung phase 1. Yan, napansin po natin napakataas ngayon ng tubig ngayon dito. Mali high tide siya, no? Mali hindi naman siya na wash out, mga kababayan, yung buhangin na iniligay dyan. Mali natabunan lang siya dahil sa taas ng tubig. Kita po natin, mali natabunan lang ng tubig itong buhangin. Sumunod na natin, no, mga kababayan. Ngayon, kita po natin, no, mga kababayan, bali high tide ngayon. Kaya nakikita po natin na napakataas ng tubig. Yan, bali yung tinambak nilang buhangin dyan. Kita po natin na natakpan siya ng tubig. Yan, kita sa may bandang muna, ito po yung sa gilid ng talampasigan, meron po tayo nakikita ng dolomite sun. Ayan po yung dolomite sun na nakikita po natin. Sa ngayon mga kababayan, meron tayo nakikita ng magawa ngayon dito. Ano? Kasi nga medyo sa ibang area sila ngayon gumagawa, lalo na yung mga baku. Kasi mga pansin po natin dito, isang may bandang kaliwa natin. Ito, no? Ayan po, no? Meron tayo nakikita ng isang barge dyan. Bali po yung naglalatag sila ng tube sinker sa area na yan. At meron tayo nakikita sa ibaba ng barge. Meron tayo mga nakikita ng mga scuba diver. Ayan, nakita po natin, no, sa may area ng sa bandang right side. Ayan, bali mga scuba diver po yung nakikita tayo yung mga ulo nila. Ayan, bali yan. Naglalagay sila ng mga tube sinker dyan sa may area na yan para sa pagdudugtong ng ano ng pipeline. Kita pa natin medyo medyo mahirap siguro ngayon ang paglagay niyo ng tube sinker kasi nga malalim yung dagat, mataas yung tubig ngayon at malalim nila yung area na pinaglalagyan nila ng ano ng tube sinker. Ayan po sa may bandang kaliwa pa natin. Yung makikita pa natin sa isang barge na to na kulay blue. Ayan, mayroon siyang laman na buhangin. Then sa may bandang unahan pa na side, mayroon po doon isang pang barge na kulay itim naman na punong-puno rin ng buhangin. Ayan, bali makikita po natin dito. Ayan, bali didiscard na po yan gamit yung isang barge na itim para budalhin sa area ng phase. Ayan, phase 2. Ito po yung phase 2 nakikita po natin.
Ayan, bali magkakaroon ng pagkatambak na pag-discharge, discarga ng mga buhangin dyan sa area na yan. Ayan mga kababayan, ito na yung Rock Garden. Ito po sa may gilid ng US Embassy. Ayan, kita po natin po ito po yung napakaganda na gagawing Rock Garden mga kababayan. Ayan, sa may gabilang side, nakita po natin itong Dolomite Sun. Medyo high tide ngayon mga kababayan kasi umakit yung tubig yun sa may sa may ibabaw ng Dolomite Sun. Zoom lang natin. Ayan po, kita po natin, ano, mayroon siyang tubig. Mataas ngayon ang tubig ngayon dito sa, ano, sa may area ng ano. Dito ng, itad nyo sa Manila Bay mga kababayan. Ayan, kita po natin ito sa may bandang dalampasigan. Mari nakalatag dyan yung ano, yung Dolomite Sun. Ayan, may bandang gilid dito, kita po natin mataas ngayon yung tubig. Ayan, si pantas ang tubig ngayon dito mga kababayan, high-side talaga. Ayan, makikipansin po natin dito mga kababayan, wala tayong nakikita nga nagtatrabaho ngayon dito. At siguro, samandang phase 1 at phase 3, pero po mga kaya tayo ng mga workers nagtatrabaho. Pag isa barge na yan mga kababayan, kita po natin yung barge na yan. May nagbababa sila ng tube sinker. At sa kaysa area na to, sa phase 1, wala tayong nakikita nagtatrabaho ngayon dito. Pali siguro mga ibang workers day dahil nga Sabado di Gloria ngayon, siguro ang iba umuwi, no? Kasi kagahapon Biyernes Santo. Ayan mga kababayan, bali nag-update tayo ngayon dito para makita natin kung ano pong ang mga maring makita natin kaganapan sa lugar na to. Ayan. Tapos natin, no? Meron tayong nakikita mga buhangin doon sa gilid na to. Ang buhangin po na yan. Dito po sa may bandang kapilang sa ito naman po yung Dolomite Sun. Ayan, napakaraming Dolomite Sun tayo nakikita ngayon dito. Ngayon sa may bandang unahan mga kababayan, mayroon tayong nakikita ng isang barge doon. Mayroon siyang mga buhangin na karga. Ayan, bali bagong dating lang yan mga kababayan. Yung barge na yun, mayroon punong-puno ng buhangin. Bali dalawang barge yan. Ito mga kababayan, sa harapan natin, ito pong isang bako na to. Bali, ipinapantay niya ngayon yung mga buhangin dito na medyo mataas na ito yung parte na yan. Ayan, bali na pag-utusan siya ng kanyang supervisor na ipantay niya yan. Kasi medyo malatas kanina yan, parang malabundok kanina yan. Ngayon, utusan siya na ipantay, no, ikalat itong buhangin na to. Kasi kanina naka-pwesto siya doon sa may bandang unahan doon. Yung nakita ko natin yung buhangin na yon sa may bandang unahan. Ayan, medyo mataas na rin po yung buhangin doon, no? Nakita po natin, no? Ayan, dyan siya kanina-kanina yung bako.
ngayon na lumipat siya sa area na to at pinagutusan siya na nga lumipat siya rito. Ayan, siguro dahil nga sa kadahilanan na meron tayo nakikita ng bars na dalawang bars sa may bandang unahan natin, yung kulay blue at yung kulay black. Yan, bali punong-puno po yan ng buhangin galing po yan ng Zambales. At kaya ngayon siguro baka pinapatag nila dahil nga para pag-diskarga ng buhangin dito sa area na to. Kita po naman natin nung nakaraang mga linggo, no, na nagbagsak ng buhangin ito. Itong dalawang barges na ito, napakalaki na ito. Laga na puno ng buhangin itong area na ito. Punong-puno ng buhangin na matmataan, mga labundok na buhangin. Dahil sa dami nga po ng laman ng buhangin na yan, itong barges sa kulay blue at saka itong kulay dim. Yan po, kita po natin, ano? Kali yung pinakalaman ng blue na ito. Then sa left side natin, ito naman yung isang barges. Nakikita din na punong-puno rin ng buhangin. Din sa gitna nila, itong between na barge na to, bali ito po yung barge na nakikita na kadalasan dito sa may area na to, na ngayon kinatransfer dyan yung buhangin galing sa mga barge para siya maghati dito, mag-discard na. Kasi hindi nga makalapit itong mga barge na to. Hindi ko itong barge ko to, barko, nakikita natin na hindi siya pwedeng makalapit dito. Kaya mismo na yung barge na kulay team, ang siya nga pumunta na roon para magkumuha ng mga buhangin at i-transfer dito.